Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin ngayon mga ka-plastic para sa mga pasintabi po sa mga kumakain, kasalukuyang kumakain. Kung kayo'y nanonood ng aking video ay pasintabi po mga ka-plastic, kasi ang topic na ating tatalakayin is all about dito sa isang bangkay. Ano na po ba ang itsura ng isang bangkay kapag inabot na po ng 25 years na nakalibing sa nicho o sa cementerio mga ka-plastic? So ipapakita ng isang vlogger mula sa Sinyo Art Channel mga ka-plastic. At medyo nahirapan po sila kung ano ba ang itsura ng isang tao kapag sila ay na 25 years na po silang patay mga ka-plastic. So panoorin po natin yung video bago pa umaba mga ka-plastic. So panoorin natin yung video para hindi na kayo mabitin. Ito na po yung video at ipapakita sa inyo kung ano ba talaga ang itsura kapag 25 years na po nakalibing sa nicho ang isang bangkay. Ano ba itsura nila? Panoorin natin. Kamay mo, kung ano sa dali? Lalo, sa batang ka dyan. Mga biglang bumaba yan. Kung papansin nyo mga ka-plastic, larap na silang ilabas. At sabi nga nila mga ka-plastic, metal casket po yan. So, bagyang mabigat po yung metal casket ha. Ayan, inilagay na po mga ka-plastic yung metal casket at inilabas na po. At kung makikita nyo mga ka-plastic ay napakakalawang niya, no? Talagang sa 25 years po ba naman nasa loob, kahit sabi mong hindi siya nauulanan o natutuluan ng tubig ay magkakos pa rin po ito ng pangangalawang eh. Kasi isipin mo, hindi naman porket nasa loob siya ng nicho ay hindi na siya kakalawangin. Eh, nandun pa rin yung elements na magmo-moist yung loob ng nicho mga ka-plastic, kaya napakainit nun. At yung init at lamig pag nag-combine, yung hydrogen at yung oxygen magkukos pa rin ng moist yun, tubig mga ka-plastic. So talagang kalawang na po, no? Makikita yung video. At sa sobrang ano, ayan o, may mga trace na po ng isang bangkay na lumabas na po sa metal casket. So may mga butas na po, nag-leak na po yung ano, metal casket. At okay, pakita pa natin yung iba. Pinulot na po ng lalaki, pero nakagwantes naman yan para sa safety na kanilang kalusugan. Kasi hindi, siyempre sa tagal ba niyan na maaaring may virus na po yan na mamahay. Kaya lupang napakadelikado ang trabaho nila. Dito sa spinal, no? Wala pang ano, wala pang naiwan doon, no? Ayun, yung drug na yan. Naiiwan na nga yung tele. Pati yung mga pinagtatapon na alaala. Mga trace ng buto, mga ano. Actually, wala na pong laman yan eh. Saan ulo niya? Ngayon, nire-reveal na po kung ano yung tsura ng loob niya. Mga ka-plastic. 30 years. Ayan, no? Sabi ng lalaki, 30 years na po siyang nakalibing doon sa nicho. Pero bakit sa caption, 25 years?
So ano ba talaga yung totoo, mga ka-plastic? Sana linawin po ng isang vlogger kung ano ba talagang gano'n ba talaga katagal na nakalibing yung bangkay, mga ka-plastic. Ayan na, re-reveal na, mga ka-plastic. Salamin, no? Nalaglag na po. Wala siya! Naglaho, no? Wala na. Ang natira na lang po yung damit, eh. Damit na lang po ang natira, tsaka yung parang mga abo, tsaka yung buhok, oh. Nakita nyo, mga ka-plastic, mas mahaba pa ang buhay ng buhok kaysa sa laman at buto ng tao. Ganito pala ang magiging itsura natin after 30 years na nakalibing sa isang nicho. So talagang totoo nga ang sabi sa Biblia, mga ka-plastic, na ang tao ay nagsimula sa alabok at sa alabok din magtatapos. Buhok na lang, oh. Pati yung damit. Wala na, ulo lang. Madaga na na nga ng salamin sa sobrang kalumaan ng kasket, eh. At tumigas na po yung mga damit na yun, no? Pati yung ano, yun. Sabi daw, may ngipin pa daw na natira, eh. 30 years ba naman, eh. Wala na talaga. Rosario na lang natira, oh. Grabe, no? Di mo akalain sa ganung katagal na panahon, dalawang tatlong dekada kang nakalibing, ganito na pala magiging itsura. Sa totoo ngang kasabihan sa Biblia na lahat ng bagay ay may paparam. Lahat ng makikita mo ay napaparam, bagamat yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tayo, lupa na. Aminado naman yung mga nag-aano ng mga bangkay, yung mga nagtitik-tik. Aminado naman na tayo ay magiging ganito pag after 30 years. So, isipin mo, ang ganda ng katawan mo nung bata ka pa, napakaganda mo, napakapogi mo, makinis ang balat mo, di ba? Tapos ganito lang yung kahinat na ng katawang lupa natin, eh. Para na lang siyang nagsilbing abo na lang ba? Parang wala na talaga. Actually, nadampot nila yung buong ano, yung natira, eh. Parang 5 kilo ang ano. Ayun, no, medyas pa. Ganito yung ano nyo, may iba pa, ano pa, diba? May bupang buto, mga ka-plastic. Ayun, no, tinan mo, parang ano na siya, oh, yung crack niyo, ayun, no? Parang ano, kahoy. Pero yung uli niya, buong niya, wala na talaga, dito, wala na, buong. Grabe, no? Yung ano, naging bulbos ng buong. Bulbos na. Yung amoy, wala na mga amoy. Pero sa ito sa ano, damit. Ito pa, ito. Medyas, oh. Buo pa yung medyas, eh. Ito yung mga ano, tama na yan. Ito yung... Pasintabi po sa kumakain. Oo nga, pasintabi lang po, ah, mga ka-plastic, sa mga kasalukuyang nanonood ng video ko na kumakain kayo. Pasintabi po, mga ka-plastic, ah. Yan yung mga natirang parang nagmistulang alabok. Parang buhangin na lang. Oo, parang buhangin na nga lang tayo, eh. Pag kalaunan. Eh, no? Parang tinatayang 5 kilo yung dami niyan, eh, no?
mga ka-plastic. Pili lang natin. Parang 5 kilo na yung dami niya, no? Papahinga na sila. Actually, matagal na na namamahinga ang kaluluwa niya. Nasa kamay na ng Diyos yan. Binilot na po siya, mga ka-plastic, sa tela ng isang kabaong para lang maisahod dun sa ano, sa garbage bag. Parang tinatayang 5 hanggang 10 kilo yung alabok natin eh, no? Kaya kung mapapansin nyo, kapag tayo ay krini-cremate, halos kasing laki po siya ng pitchel kapag isinalok, di ba? Wala nang natira eh. Lupa na lang eh, no? Kaya tanga na lang yung magsasabi, mga ka-plastic, ng tao ay nagsimula sa unggoy. Sino yung tangang nakakaisip ng ganong bagay, no? Samantalang kitang-kita naman natin ng dalawang mata natin na ang katawan natin ay nagtapos din sa alabok, mga ka-plastic, at kulay brown pa siya. Kulay putik, mga ka-plastic. Imagine mo yung tinatapakan mong putik. Kakulay din natin eh, no? Diba, mga ka-plastic? At isa pa, mga ka-plastic, sinabi niya metal casket, mga ka-plastic. Metal casket po yung pinaglagakan ng bangkay. Mas mabilis po talaga malulusaw ang laman loob ng tao. Siguruhin mo ilang summer ang nagdaan sa 25 o 30 years na nakalagay siya sa nicho. Tapos metal casket po siya. Talagang maluluto po yung laman ng bangkay, mga ka-plastic, kaya nagmistula siyang parang alabok, mga ka-plastic, di ba? Kaya pag metal casket, tapos i-add on mo pa yung salamin na nakaibabaw dun sa pintuan ng casket, no? Kaya talagang mabilis po siyang malulusaw sa loob lang ng ilang dekada. Actually, wala na nga talagang natira sa katawan ng bangkay eh, no? Kung makikita nyo, mga ka-plastic. So talagang isang parang sabihin na natin, kahit anong yaman natin, kahit anong kapangyarihan nating meron tayo nung nabubuhay tayo, mag-e-end up din tayo dito sa itsura na ito eh. Di ba? Walang impluwensya, walang kapangyarihan sa gobyerno ang kayang protektahan ng katawan ng tao. Talagang mabubulok at mabubulok po ang bangkay. Di ba? Kahit anong yaman mo pa, di ba? Talagang dun din tayo mag-e-end up. Pantay-pantay lang tayong mawawala sa mundo. Walang pataasan, walang palakasan, o ano man. Talagang pinapakita lang naman ng Diyos Ama na talagang isang nilalang lang tayo na galing sa alabok. At hindi po tayo pwedeng magmataas para lang sabihin na ikaw ay makapangyarihan porket may maganda itsura mo o maganda yung kutis mo, mag-e-end up ka pa rin sa ganyang itsura, mga ka-plastic. So, basahin natin yung comment. May mga comment sila. Tingnan natin yung comment. Ganyan talaga ang buhay. Lang. Kaya dapat maging mapagkumbaba tayo. Tama naman, mga ka-plastic. Kahit anong taas mo sa buhay, kahit na maganda yung estado ng buhay mo, anak ka ng isang konde o isang ma-impluensyang nilalang sa buong mundo, ay ito rin yung, dito rin magtatapos yung itsura mo eh. Ayan, may
may mga inosente pa rin na magiging ganyan pala tayo, first time ko na. Kailangan nating malaman talaga plastic na ganito talaga mag-e-end up ang buhay natin. Kung na, kung pinanganak tayong walang saplot, mamamatay din tayong wala. Walang dadalhin, mga ka-plastic. Diba? At marami ring nag-comment ng amen, mga ka-plastic. So, huwag na natin patagalin yung video. Baga, ito'y parang magsisilbing alaala o paalala sa mga tao na hindi lahat na bagay sa mundo ay walang hanggan. Lahat ng mga bagay na nakikita mo ay may hangganan. Bagamat yung mga bagay na hindi mo nakikita, yun yung walang hangganan, mga ka-plastic. Hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.